Satauhidul asma wa sifat al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ng Allah. Bima na ano? Wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Sa kung paano inilarawan ng Allah yung kanyang mismong sarili sa kanyang aklat na Quran. Wa bima wasafa bihi rasuluhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. At kung paano siya inilarawan ng kanyang sugo sa kanyang sunnah. Na ano sa apat na restrictions or dawabit. Una, min ghairi tahrifin, na hindi mo babaguhin yung kahulugan nito. Min ghairi tahrif. Kasi yung iba na mga nagsasabing ahlu sunnah, kagaya ng mga asyaira o ng mga maturudiya, na kinuha nila din sa mga ninuno nilang mga mu'tazilah at mga jahmiya mu'attilah, sinasabi nila ng Allah ay mayroong mga pangalan, ngunit ito ang kanyang kahulugan. O di gaya'y mayroon sa mga pangalan ng Allah na tinatanggalan nila ng kahulugan o ng nais tukuyin ng Allah doon. Kaya tayo na ahlu sunnah wa jama'ah, kung papaano pinagtibay at inilarawan ng Allah yung kanyang sarili sa Quran, at kung papaano siya diniscribe at inilarawan ng kanyang mahal na sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith at sa sunnah, doon tayo mag-istik upang hindi tayo maligaw nang walang tahrif, nang walang pagbabago o paglihis sa kahulugan nito. Amiruha kama ja'at, sinabi ng mga ulama ng mga salaf. Pagtibayin ninyo ang mga pangalan at mga katangian ng Allah kung paano ito pinagtibay, pinaniniwalaan at pinatotohanan ng lahat-lahat ng mga sahaba o disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, pangalawa, wa min ghairi ta'tilin, at nang walang pagpapawalang bisa nito o sa mga kahulugan nito. Nang walang pagpapawalang bisa nito o sa mga kahulugan nito. Paano yan? Sinabi ng mga Jahmiya na Mu'attilah, nagpapawalang bisa sa mga katangian ng Allah, ng Allah ay hindi totoong mayroong mga kamay o mayroong mukha o mayroong mga o mayroong paningin. Di ba't sinabi ng Allah nang siya'y lumikha kay Adam alayhi salam, at sinabi niya kay Iblis, nang nakita niya si Iblis na hindi nagsujud kay Adam alayhi salam bilang pagpaparangal sa kanya, hindi pagsamba sa kanya, lima la tasjudu lima khalaqtu biyaday, bakit hindi ka magsusujud sa taong ito na nilikha ko sa aking dalawang kamay? Di ba't sinabi ng Allah sa Quran na nilikha niya si Adam alayhi salam sa pamamagitan ng dalawang kamay niya? Tama o hindi? Ha? Tama. Ngayon, itong mga Jahmiya Mu'attila, tinata'atil nila, pinapawalang bisa nila dahil sa pagkatakot nila or pag-iiwas nila o pag-iwas nila na baka daw yun ay tashbih or tajsim, paghahalintulad sa Allah sa kanyang nilikha na mayroong kamay. Hindi daw pwede yun sa Allah. Dahil kapag pinagtibay mo ro yun at sinabing mayroong mga kamay ang Allah, ay para mo siyang inihalintulad sa tao o nilikha na mayroon din kamay. Kaya umiiwas sila doon. Kaya sabi nila, ang ibig sabihin ng kamay na yan o dalawang kamay na yan ay lakas. Kuwa. Yun ba yung naunawaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba sa ayat na ito o mga ayat na ito sa Quran? Hindi. Big no. Kaya lihis yung kanilang paniniwala na inadapt naman ng Asha'ira. Sekta na nagtawba yung founder nila, si Abul Hasan al-Ash'ari, na kung saan 40 taon siya sa Mu'tazila, sa kanyang tsuhing o sa kanyang stepfather na si Abu Ali al-Jubba'i. Tapos naging kullabiya siya, naging kullabi. Galing sa kanyang sheikh naman na
si Al-Kubba'i, si Al-Kullabi, na'am. Pagkatapos nun, nang palagi siyang nagtatanong at naghanap ng katotohanan, dahil hindi siya nakontento doon at mayroong mga tanong na hindi nasagot ng kanyang stepfather sa loob ng 40 taon niyang pananatili sa first stage ng kanyang buhay, na si Abu Ali Al-Jubba'i at na-transfer siya sa akida ng Kullabiyah, sabi niya doon sa mimbar sa Jumu'ah, saksi kayo aking mga kapatid, na sa araw na ito, tatanggalin ko kung ano man ang aking paniniwala ang lihis sa tunay na paniniwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, kagaya ng pagtanggal ko ng aking damit na ito na pang-itaas. At tinanggal niya at itinapon. Kaya't nagtawba siya, sabi niya sa kanyang librong Al-Ibana, An Usulid Diyanah, at sa libro niyang pangalawa na Makalatul Islamiyin, na kung ano yung akidah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniniwala niya at ng kanyang mga sahaba at ng mga kagalang-galang karespetong mga salaf, kagaya na ni Imam Ahmad Muhammad ni Hanbal Al-Hanbali rahimahumullah ta'ala, ay yun yung kanyang pinaninindigan, pinaniniwalaan at pinagtitibay at pinatotohanan sa kanyang dalawang aklat na ito. At doon siya pumanaw. Itong mga Asha'ira ngayon at mga kagaya nila at mga gumaya sa kanila hanggang sa ngayon, ang kanilang pinaniniwalaan ay hindi Asha'ira, yung last na akida ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, bagkus yung akida niya na kanyang itinawba, ipinagbalik loob sa Allah na Al-Kullabiyah o di kaya'y Al-I'tizal, yung pagiging Mu'tazila na matagal niyang nang iniwanan. Nakuha natin ang punto dito. Min ghairi tahrifin wala ta'til, nang walang pagbabago nito sa mga katangian at mga pangalan ng Allah, at nang walang pagpapawalang bisa sa mga katangian at mga pangalan ng Allah o di kaya'y sa mga kahulugan nito. Yan yung pangalawang restriction o dhabit ng al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, ang paniniwala sa mga magagandang mga pangalan ng Allah at ng kanyang mga mataas na mga katangian. Pangatlong restriction o dhabit natin sa iman na yan, sa pangatlong uri na yan ng tauhid, ay ang wa min ghairi tamthilin aw tashbihin, nang walang paghahalin tulad, nang walang pagpapareha. Hindi natin inihalin tulad ng Allah yung kanyang mga katangian at mga pangalan sa alinman o sa anuman sa kanyang mga nilikha. Dahil sinabi ng Allah sa mga ayat, kagaya ng kanyang sinabi, laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Walang kahalin tulad ng Allah alinman o anuman sa kanyang mga nilikha. At pagkatapos niyang sinabi yon, mayroon siyang pagpapatibay na binanggit patungkol sa usaping pangalan niya at katangian, wa huwa samiul basir. At siya ang ganap na nakakarinig at lubos na nakakakita sa lahat ng mga nilikha. So ngayon, wala siyang kahalintulad alinman o anuman sa kanyang mga nilikha, ngunit siya'y nakakarinig at nakakakita sa lahat ng mga nilikha, hindi gaya ng mga nilikha yung kanyang pandinig o pagkakarinig at yung kanyang pagtingin. At sinabi din ng Allah sa Suratul Ikhlas, alam ko siguro dito na lahat tayo nakasa ulo ng Suratul Ikhlas, yung 114 na kabanata sa Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay nag-isa, walang pangangailangan, hindi pinanganak, hindi nanganak, at wala siyang kahalintulad, walang katambal. So, hindi ibig sabihin na kapag pinagtibay natin ang mga pangalan at katangian ng Allah, pinaniniwalaan at pinatotohanan, na inihalin tulad na natin siya sa mga nilikha niya. Hindi ganun. Dahil walang kahalin tulad ng Allah. May limitasyon tayong mga nilikha. Ang Allah, walang limitasyon. Bagkos siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakadakila, walang imposible sa kanya, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Innahu ala kulli shay'in qadir. Yung lakas natin, hindi kagaya ng lakas ng Allah. Ang Allah pinakamalakas. Kaya yung sinasabi ng ilan sa mga awam, commoners, na
Si pulano lang ang sakalam. Shirk asghar yun. Bakit? Kapag ang implication, ang connotation ng pagsasabi mong si ganito lang ang sakalam o malakas, parang sinabi mo na siya lang ang malakas at hindi nakasama ang mismong pinakamalakas. Bagkus parang pinangunahan mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk asghar yun. Wadih. Naam, yan yung pangatlong restriction sa al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, sa pangatlong uri ng tauhid na tauhidul asma'i wa as-sifat. Pang-apat na restriction o dhabit sa iman na yan o sa paniniwalang yan ay wa min ghairi ta'wilin. Hindi natin pwedeng i-interpret ang mga pangalan at ang mga katangian ng Allah ng lihis sa kung paano ito in-interpret o binigyang kahulugan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum. Wadih. Kagaya ng interpretation ng ibang mga halul bid'ah ng Allah daw ay hindi daw totoong bababa sa unang langit kapag ka natira na ang huling ikatlong bahagi ng gabi. Di ba't sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na hadith ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na yanzilu rabbuna ila samai dunya wa yaqul hal min mustaghfir fa aghfir lah wa hal min sa'ilin fa a'tiya lah wa hal min da'in fa astajibu lah. Bababa o bumababa ang Allah na angkop sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan at kamaharlikaan sa unang langit kapag ka ang natira hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Kapag ang natira na lang sa gabi ay yung one-third ng gabi, ikatlong bahagi bago ang fajr. At sasabihin niyang, mayroon bang hihingi sa akin mula sa aking mga nilikha at akin siyang pagbibigyan. Sabi ng mahal na propeta yon sallallahu alaihi wasallam, ang mga ahlul bid'a kagaya ng Asha'ira, ng Mu'attila, ng Jahmiya at Mu'tazila at mga kagaya nila ay nagsasabing, hindi daw bababa ang Allah, hindi daw bababa ang zat, ang sarili ng Allah. Ang bababa daw ay ang kanyang amar o ang kanyang rahmah o ang kanyang habag at kautusan. Astaghfirullah. Ganun bang pagkaunawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagkakasabing iyon at ng kanyang mga sahaba? Hasha lah walis sahabatihi. Hindi ganun. Bumababa ang Allah angkop sa kanyang kamaharlikaan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi bumaba ang Allah. Sasabihin natin at paniwalaan at paninindigan na bumababa ang Allah every night kapag last one third na ng gabi ang natira ayon sa kapangyarihan at kadakilaan ng Allah. Bakit ganun yung paniniwala ng mga iilang ahlul bid'ah at hindi sila naniniwala na ang zat, ang sarili mismo ng Allah ang bababa mula sa ibaba ng arsh tungo sa unang langit? Dahil sinabi nila daw kapag bababa daw ang Allah mula sa ibaba ng arsh tungo sa langit o unang langit ay wala ng ilah, wala na siya doon sa kanyang arsh. Astagfirullah. Ganun ba yung pagkakaunawa at pagkakaintindi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba? Hindi, mga kapatid. Bakit ganun yung kanilang understanding? Dahil mahilig sila sa imagination. Dahil kabilang sa kanilang mga principle or principles at fundamentals, usul ng mga grupong yan o prinsipyo o paninindigan o paniniwala, taqdimul aqli ala naqli. Inuuna nila yung kanilang kaisipan kaysa sa kung ano yung nakasulat sa Quran at kung ano yung sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa sunnah. Kapag ka, uno, hindi tanggap ng kanilang sariling kaisipan at pag-unawa. Kasi hindi daw tanggap ito. Illogical daw. Kapag sinabi mong bababa ang Allah mula sa arsh at nandito na siya sa ibabaw ng langit, wala na siya sa ibabaw ng arsh, ibig sabihin, mayroon siyang lugar. Hindi daw pwede sa Allah na mayroong lugar. Sinabi ba natin na ang Allah ay walang lugar o mayroong lugar? Sinabi ba natin ng Allah kapag bumababa siya mula sa ibaba ng arsh tungo sa unang langit, kapag ang natira na lamang ay last one third ng gabi, ay wala na siya sa kanyang ibaba ng arsh? Sinabi ba natin yun? Sinabi ba yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba?
yun ba yung naunawaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba na siya din yang ipinarating sa atin? Ganun ba ang pagpaparating niya? Hindi, mga kapatid sa Islam. Dahil mayroong implication yon ng imagination nila na kapag ka bababa ka sa second floor at nasa first floor ka na, wala ka na sa second floor. Di ba ganun? Ganun ba ang Allah? Kagaya ng ilikha. Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Walang kahintulad ng Allah sa lahat ng kanyang mga katangian, kanyang mga pangalan at kanyang mga ginagawa. Kabilang sa kanyang ginagawa, gabi-gabi, kapag last one-third na, bababa siya mula sa ibaba ng arsh tungo sa unang langit. At pinaniniwalaan natin yun. Bakit natin pinaniniwalaan at pinatotohanan at pinaninindigan na yun yung kama? Dahil ang Allah ay bukod pa sa laysa kamithlihi shay, wala siyang kahintulad alinman o anuman sa kanyang manilikha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tunay na ang Allah ay qadir. May kakayahang gawin niya ang lahat-lahat ng mga bagay. Walang imposible sa kanya.